Kalbaryo. Ang bahaging ito ay ang mga paglalarawan ng mga huling sandali ni Jesus sa Kalbaryo. Mula nang siya ay hinubaran, ipinako at malagutan ng hininga hanggang siya ay ibaba mula sa krus at inilibing. Sa ating pagningilay, ating ipanalangin ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Nawa ay sa kanilang paghihirap, dulot ng kanilang sakit, ay pagkalooban sila ng kaligtasan at lakas. Ipanalangin din natin ang mga taong binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Nawa ay mahimlay sila sa kapayapaan at pag-asang nagmumula sa pangako ng walang hanggang buhay. Ipanalangin din natin ang mga inulila ng COVID-19. Naway aluin sila ng Panginoong Jesus sa kanilang kalungkutan at makasumpong ng pagdamay mula sa mga nakapaligid sa kanila. Si Jesus ay hinubaran ng kasuotan. At kadilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin ay Golgotha. Ibig sabihin, puok ng buo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong nira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ang tagpong ito ay ang 10th estasyon sa lumang daan ng krus. Inilalarawan nito si Jesus bago siya ipako sa krus habang hinuhubdan ng mga kawal. Ang pagbabangon sa banal na krus. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus na ginamit ng mga Romano bilang kasangkapan ng pagpapahirap, kahihiyan at kamatayan ay nagkaroon ng bagong kahulugan nang si Jesucristo ay mabayubay rito. Ito ang tanda ng ating kaligtasan. Ang paghahabili ni Jesus sa kanyang ina. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang at sinabi niya sa alagad, narito ang iyo." Ang 37 huling wika ni Jesus. Sa paghahabili niya sa kanyang ina kay San Juan, walang ibang iniisip si Jesus kundi ang maging maayos ang kalagayan ng mahal na birhen. Inihabili niya kay Juan ang kanyang ina upang ito ang pumuno ng pagkawalan ni Jesus. Sa tagpong ito, inihahabilin din ng Panginoon sa atin si Maria upang maging ating ina. Ako'y nauuha. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. May isang mapupuno na puno ng maasin. Itinubog nila rito ang pinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang ina. Sa tradisyon ng simbahan, ang mga katagang nauuhaw ako ay ang 5 sa 7 huling wika na tinura ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus. Higit na kauhawan ng katawan, marahil ay nauuhaw rin si Jesus sa ating pagtugon sa kanyang panawagan at sa ating pagtalima sa kanyang utos. Pagkamatay ni Jesus sa krus. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ang hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa
nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lusot at nakita roon ng marami. Ito ang ikalimang misteryo ng Hapis at ang ikalabindalawang estasyon ng daan ng krus. Si Jesus na nalagutan ng hininga ay makikitang nakabayubay sa krus. Nasa kanyang paanan ng birhen, si San Juan, ang minamahal na alagad na pinaghabilinan ni Jesus sa kanyang ina, at si Maria Magdalena na nakaluhod sa paanan ng krus. Paano itong ikaw ay nagdurusa? Kaming lahat ay nagluluksa. Ano bang nagawa mong kasalanan? Bakit ito ang hatol ng sangkatauhan? Di ba pinagaling mo ang madla? Pati mga patay ay pinagpala. Nasaan na mga dati mong kasama? Ako'y naupos at natudurog. Maging ang araw ay naging matamod sa pagbigay ng kaniyang liwanag. Simeon, nagdarama ka ang hapdi sa puso ko'y hinagpis na kay sidihi. Anak, ang pagdurusa mo'y di maaring baliwalain, kaya't awa mo'y aking tatanghalin. Ang kamatayan na iyong ayoy inialay sa mundong ama. Siyang magdudulot ng buhay. Ang pagkahimlay ni Jesus sa bisig ng kanyang ina. Matapos maibaba ang walang buhay na katawan ni Jesus mula sa krus, siya ay ibinigay nila sa kanyang nadadalamhating ina, kalong sa kanyang kandungan at yakap ng mga bisig. Buong pitagan niya itong binigyan ng galang, katulad ng sa isang haring umuwing matagumpay matapos ang digmaan. Si Jesucristo ang haring nagtagumpay mula sa digmaan laban sa kasamaan at kasalanan. Isa sa mga pinaka-immortal na paglalarawan sa pasyon ni Jesus, ang tagpong ang kanyang walang buhay na katawan ay mapahilig sa kandungan ng nagdadalamhating birhen. Kilala sa may kawayan ang tagpong ito bilang Pietà, hango sa salitang Italiano na ang ibig sabihin awa. Ang paglilibing kay Jesus. Bago magtakip siling, dumating ang isang mayamang taga Arimatea na ang nanay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong libingan. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang. Ipinahuka niya sa bato, saka umalis. Ito ang 14th na estasyon sa lumang daan ng krus.
Nasa harap si Jesus na walang buhay na natatakpan, ang Birhen sa bandang likuran, si San Juan na nasa kanyang tabi, si Maria Magdalena na nakaluhod sa harapan ng kanyang guro, at si Nicodemo sa bandang harap na humahatak sa mga labi ni Jesus, at si Jose na taga Arimatea na katuwang niya sa likuran. Ang pagdadalamhati ng Birhen sa paanan ng krus. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang tagpong ito ay naglalarawan sa pag-iisa ng mahal na Birhen sa paanan ng krus ni Jesus, habang tangan niya ang mga nalabing bakas ng pagdurusa ng kanyang anak.